yung butas, especially na yung command, si Oheb lang, alam nila what's coming. Tingnan natin kung ano nga bang coming at cooking this time around for our teams as we head on to our draft. The two games, Blacklist International nasa blue side. Tingnan natin ngayon kung makakaroon ba ng switching para sa ating mga kupunan. I think it's still the same. Baka blue side pa rin yung Blacklist International considering na nakikita natin. Oh, okay, never mind. Red side na ang Blacklist. So open actually ang, well, walang Guinevere. Pero open yung Lilia. Ayun na nga. Biopic. Biopic yan. Automatic. Biopic. Considering na wala kasi yung Valentina. But they do have the option of getting again the Faramis though. Pero Luge, once again, Luge ang Faramis sa Lilia. So now they switch things up. They go for the Akai. First pick para hindi sila maipit sa jungle roll dito on Sinsui. And then baka kunin na nila yung Marksman, either the Claude or baka XP. Hindi, pipilit nila yung Faramis, Manji. Oh man, oh. Ilalaban nila to. Malamang pinaghandaan to. Alam nila na paparating yung Lilia kasi prior pick to eh ng side ng Geek Fam. Yung Bruno ang pinakagusto kong ban dito ng side ni na Masters the Basics. Pero okay. Ang bilis ng pick ng Geek Fam, man. Ilalaban nila kapag may Faramis. Personally, ako pipiliin ko yung Claude eh. Kasi gusto ko niyan, tabi-tabi kay lahat. Easy Art of Tiberi sa lahat. Tsaka anong itatapat mo sa Claude ni Marky ulit? Now, for Blacklist International, open again 1-1. Pero would you risk it up against Lilia and Abaksha? Most likely, baka Brody yung lumabas dito. Kasi if hindi nila ibo Brody dito, baka maban from the side of Geek Fam. And again, yung binabakit mo na Claude, pinaresan pa ng Baksha. Again, very good utility jungler on Nile. Nakita natin yung impact ng game number 1. And super overwhelming nung early game presence ng Geek Fam laban dito sa Akai and Faramis. Siguro Brody is good, especially kapag lalapit din yung Baksha sa'yo. Pwede mo kasing tumblingan, pwede mong ipunish yun kapag maaga din yung early game mo. Unless gusto nilang iris. Pero okay lang mag 1-1 pala. Kasi may Rafa naman. This is different naman. Unlike yung Angela kanina na maghihintay ka ng level. Ito, may Rafa ka to save you. Pwedeng samahan niya. Pwedeng samahan niya yung gold lane. And ang isang nakita natin, yung development ng Blacklist International dito, na nag-develop sila ng counter, laban nito sa Lilia, na-mitigate yung slows and yung damage, yung pokes, na nangagaling dito sa support ng Geek Fam with the Rafaela. Pero again, ang problem rito is Geek Fam can also remove a lot of the gold laners from the side of Blacklist International. Respeto rin from Blacklist, tinanggal nila yung Ruby mo, so lagi tatanggalin din yung Minotaur. Pero Geek Fam, they could still ban out both the Brody and actually inuna nila Edith, pero I think Brody pa din yung maganda last one dito for Geek Fam kasi you don't want to give that out to Oheb. 1-1 na lang, i-risk mo na lang 1-1. Lumamang naman kanina, kumbaga sa psychoin mo na lang sa mind games kasi Claude kanina si Marky. Then again, ang lakas din nung Bruno ni Marky kanina eh. Parang in the zone talaga siya, pre. Hindi, kasi ang worry mo dito kapag nag 1-1 ka na naman, look at the composition ng Blacklist na wala kang catch. Even though meron kang Akai. Actually, sila ngayon nagpopularize ng matchup na yan eh. Yung Claude, na lagi nilang pinipick versus Akai. If you remember, season 12, every time na may Akai yung kalaban, nagko-Claude si Oheb. So I feel like Blacklist International dito, with this Rafaela pickup, it's not comfortable enough to, it's not a comfortable lineup to play the 1-1 with. Kasi again, kalaban mo rito yung Claude. But if they do ever decide that, again, identity naman nila to, strategy nila to, but they have to be concerned about this laning stage of Marky. 1-1 to. 1-1 nga to. Binan pati yung Lapu. Yung Lapu para hindi naman puntaan agad, no? Mm. So, respect na rin kay Luke dito kasi very consistent yung kanyang playstyle with this, lumalabas yung talagang aggression niya with this Lapu-Lapu pick. So, titingnan natin kung ano nga last possible ban or kung ano nga bang ibaban dito ng Geek Fam. Lilia. Ay, sorry, may Lilia. Nag-worry ako dun sa Lilia. Best pick ngayon ni Aboy yan eh. Depende na sa Geek Fam kung gusto nila laruin. Again, open yung Brody, open yung 1-1. But instead, they are targeting Edward. Nililimit nila yung presence ni Edward dito kasi ayaw nilang malaspigan ni Edward. Baka kung na natitin 1-1, kasi revealed na rin naman yung matchup ng Gold Lane. If 1-1 talaga, pero Brody, I think yung safest option. So Geek Fam, meron silang choice dito na kunin yung Khalid actually. Oh. Kasi yung Khalid babasik ng Netherrun. Oo nga, tsaka parang pwede pang... Kaya tinanggal yung ano, kaya tinanggal yung Pakito. Uy. Now, I think this is... di not sure, pero kung ginawa nila yung Khalid, baka mag-drop dito si Lua. Hindi yan eh, mukhang Helcurt lang. Khalid. Okay, ginawa yung Khalid. So, this is a very good draft from Blacklist International. Tinanggal nila yung... kasi tinanggal ng Geek Fam yung Pakito, pero tinanggal nila yung Khalid sa kami ng Geek Fam. But there is Yuzong, Terizla, Benedetta for Luke, or yung Glow, yung favorite na Glow niya, or yung Diroth. Parang ano ah, parang glue ako dito kung ako Geek Fam, value 1 lang. Parang sarap ulit mag-rock dito ah. Sa kanila, no? Ay, Tigreal! Tigreal, open. Oo nga pala!
Sa Danana. Uy, sa bagay. May Mino pala. Arlott. Arlott, okay. Ay, pero Tigreal dito sa ano, sa blacklist, maganda ba? Hindi, may Rafael na eh. Ay, o nga pala. Sorry, one honor, Brody. Unless mabaliw si Oheb, something new. I think mag-1-1 sila dito. Oh, ang ganda yung 1-1 dito sa comp nila eh. Terislo, maganda ba sa kanila? Kailangan na gold. Gold na lang ang next. Ayaw nga pala, hindi kasi nakita ko kanina, wala nga palang hero yung ano. Kalit yung pick nila for XP lane. Harith kaya? Harith gold? Outplay yung gold niya. Walang damage yung geek mo. Oo nga. Sa early game versus Harith. Sa mid game ha? Kasi may physical na sila eh. Oo nga, pwede. May chance ay nakari. Okay lang. Answer versus the back siya. Pero susceptible ka sa Arlott Minotaur. May Rafael and promise naman, I get the idea. May pang-protect sila ni Akari. Pero yung duration na lumalaban sila dito, medyo overwhelming kasi yung teamfight ng Geek Fam. And I feel like, again, you have to still address this Claude. Kasi pagdating na naman niya ng level 4, wala na naman siyang pakil sa lane niya. Magda-double wave na naman sila. And the thing is, yung tempo ng Blacklist is also not that great. Kumbaga, pagdating nila ng mid-game, hindi rin sila yung parang Bruno lineup na nag-snowball, kumukuha ng towers. It's really dependent on the objective team fights. And in terms of objective team fights, patay lang naman sila. Lamang na ng konti Blacklist. Pero again, ang concern mo dito is yung scaling ng Claude. Ito na naman yung mga pangtawid din. Kung paano tatawid, pero tira natin dahil tatawid na rin tayo sa ating Land of Dawn. This game 3, Geek Fam versus Blacklist International. Meron akong theory unless mangyari. May mga nakikita akong carry vengeance against Claude eh. Para palag-palag eh. Kaso tingnan natin kung gagamitin ni Oheb. The Flicker. Okay. Flicker pa rin. Feeling ko na sunduan na prowess kasi meron silang ano. Meron silang Rafaela, so... Sige. Maganda eh, kasi para sa akin nagme-make sense. If I'm in the shoes of Blacklist International going into the next game, you have a lot of mobility. May Rafa, may with Akari, so super safe ka. And this time, better to, unlike nung game 1 nila, kasi ngayon, hindi ka one-sided eh. Meron kang kahit pa paano mid-game, may sakit pa rin yung ano eh, yan o, yung Khalid. And yung carry through damage, mabreverse down yung back siya at yung Minotaur, mapapanish niya yan kapag lumapit. Yeah, again in theory, Blacklist International dito, they have a really good composition pagdating ng mid-game. Ang hirap actually contest nung Khalid, Rafael, and Faramis, kahit pa naka Lilia, plus back siya, and Minotaur itong Geek Fam. But again, yung competence mo, would it be enough versus yung pag-farm ng Geek Fam? Kasi the name of the game here for Geek Fam is to scale towards the late game. Even though meron kang carry, yung split kasi dito ng Geek Fam, no, talaga kailangan nila intindihin. Kasi Blacklist International dahil nga ube strategy sila and syempre dahil meron kang hawak na promise, naturally magdidikit-dikit talaga kayo pagdating ng late game. Oo, sobrang tapang ni, ano, ni Marky. Yun na pala, yung pagdating dun sa range pala, kita-kita yung difference ng range ng Claude and even ng carry dun sa mga pokes. So makikita natin ngayon para sa atin nalang makupunan na medyo kalmado lang muna sila. But I think for Blacklist International, tinayuan. Hindi Trinis makukuha, best, ang mga minion wave. Pero nandito na si Nael para tulungan si Luke. Ito pala yung mangyayaring laban. Edward versus Luke. Lamang sa XP si Luke, ah. For some reason. Kasi hindi pa niya nakukuha to, pero dikit na yung ano nila, yung XP ni Edward. Ayan na. Pao na kasi mag-level 4 talaga dito, lalo na dito mag-spawn yung Turtle. Ay! Okay, damage output. Gloom's coming in. Flicker out para kay Edward, but Luke is there. Yun yung heavy spin. Flicker out para kay Luke. Sensui, heavy spin out. Habang alam na ngayon ni Niall na wala. Okay, nag-rolling na si Niall. No, rolling. At mapapunish. Okay, hindi na-punish. Dahil may Netherrealm, pero ang ganda ng swipe. Ang ganda ng sweep. Edward, mapapa-out din. Walang mamamatay. Si Luke ay pulado ngayon. Nahabol ni Remy J. Kung may damage lang sana, kaso meron lang siyang heal. This time, mapasok pa rin si Luke at tutuloy pa rin ito ng side ng Geek Fam. At mukhang itutuloy nga dahil first blood. Sensui. Kukuha pa ba sila dito ng purple na anakawin pa. It's still Baloyski and Company getting the early game. Kakaiba yung pinapakita ng XP laner dito ng Geek Fam. Look on this Arlott. Sensui. Oh, delikado siya dito. Kulado si Sensui ngayon. Kukunin pa ba? Sinong nananakaw? Nanakaw ba yung purple? Hindi. Nakuha ni Sensui. Sabay makakuha ng counter ko si Edward. Hoverboard. Edward. Wala na sila makakuha. Bitawan yung nangyayari dito sa ating dalawang kupunan. But since this is the early game, sino nga ba yung unang... Sabihin na natin, sino yung lumamang because of that? Yung mas nagkaroon ng edge. I would say medyo na-equalize dahil nag-overstate din yung Geek Fam sa purple buff, no? Nakita nila kasi walang buhay si Sensui, so na-tempt. Pero wala rin kasi yung retribution si Niall. And Edward was
really you know, aware of what is happening, and pinuntahan niya yung kanyang jungler, tinulungan niya with assist, and that meron kasing physical damage yun talaga si Khalid, and masakit niya sa early game. So nawala ng konti yung nakuwang advantage ni ng Geek Fam. Pero again, you have to look at how Geek Fam plays the first objective, no? Ang ganda nung control sa XP Link kanina. Na, sila pa yung nakalamang sa po kasi na ano din, na-force out yung heavy spin. Totally pa rin ang Geek Fam yung ganitong type ng playstyle. Renny J with the baptism. Magkaharang si Renny J. Nakita mo yun? Oo, hinarapan. What a harang, Renny J. Another save. Nagbago na talaga. The ano na talaga siya, the harang man. May dagdag na. Tatlong triple H na siya. Triple H na, Renny J again. Preventing crucial death. Wow, look. But then again, looking at the bottom side, Luke is winning the match versus the Khalid. I mean, pagdating yung level 4 talagang medyo Arlott favorite itong narito kasing damage stun mula kay Arlott. Pero it's not that hard. Tsaka parang nauna din si ano si Luke na maging part ng team fights. Yun yung pinakakailangan mo ngayon for XP laners, lalo na may hawak kayo na crowd control. But we'll see kung paano yan na manenegate or mapapantay ng Blacklist International. Again, meron na naman tayo panibagong turtle objective. Mauna din sila mag-clear na mingin wave dito sa middle lane. So, mukhang ano muna ulit to. Si Sensui meron siyang red 3, pero parang di ataabot. Laban na lang ngayon si Edward. As Blacklist International will give away the third. And look, another swipe, poke lang. May iba rin kay Luke this time. Maganda yung ano eh. Maganda. Maganda hulog. Maganda hulog eh. Maganda yung linis ng bedsheet. Maganda yung maganda yung timbla ng kape. Nasanay na siya sa hangin. Grabe. Dito sa Pilipinas. Ang ganda rin yung ano, item choice niya. Full tank. Talaga si Arlott dito, hindi siya nag-greedy na kumuha ng Fury Hammer. Literal lahat ng armor na pwede niya makuha, pinagbibili niya. Para lang may out-sustain niya yung XP matchup dito against the Khalid. Kasi again, ang problema lang naman ng Geek Fam dito is the Khalid. Kapag makukontrol nila sa Khalid, ay dumatali bigla yung buhay nila Nile and pati na nila Aboy. And kapag dumali yung buhay ng ibang player sa Geek Fam, lalong dumadali yung buhay ni Marky. So talagang tinitrade ni Luke dito yung aggression for defensive items. Oh, Baloy! Si Baloyski, baptism coming up from Renny J for the counter. Komen, may another round na naman. Nagtatabi-tabi na Blacklist with Luke with the sweep! At doon na punish si na Edward. Nalaman pa ba ito? Nila si Tsumi, hindi na. Apat na wala side the Blacklist International. Luke once again. Another flank. Beautiful MLBB. Grabe na Luke out. Luke again with a setup play. Kakaiba to. Hindi lang maganda gising nito, Manjin. Maganda may nangyari dito. Maganda din magiging tulog niya mamaya. Maganda tulog nito ni Luke. Gulat kami dun eh. Gulat tayong lahat. Grabe. Ito, instant replay natin. It's a change within the player eh. Ayan. Kumbaga, tingnan mo yung mindset lang. Na wow. Kanina pa siya nakapwesto ron. Tumawid si Edward. Most Arlots would go for a vengeance poke. Pero hinintay niya talaga, sabi niya, hindi, maganda pwesto ko rito, hindi ko bibitawan. Eh, pumasok si Edward, sabi ni Luke, uy, nadagdagan yung iwawas-iwas ko. Grabe yun, parang nashoot lahat sa lambat. Oo. O, di ba, parang siyang nag-ano, nag-harvest. Nilagay lahat eh, no? Wala doon din si Renny J, pinapalaman ng mga glooms. As Renny J will back off. Hirap mag-carry kapag may Arlott eh. Kasi parang yung, may ilang ka, no? Yeah. Yung ano mo, yung phantom step, pwedeng i-cancel out, tapos yung pwesta mo, bad beats ka na. Tsaka kaya ka saluhin ng Arlott, actually. Pag di ka nag-iingat, kaya ka patayin ng isang Arlott. Kahit sasabihin mo na, di, wala man damage yan. May damage yung Arlott, actually. Lalo kapag nabuo na yung blade armor, hahap din na rin yan. Well, may mga blade armor na from the side of Geek Fam, so talaga mahihirapan din dito yung Blacklist International when it comes to dealing damage. Kasi again, yung majority ng damage nila ay physical. Lalaban na to. The Blacklist sila, didepensahan nila. Okay, Edward. Sandstorm out. Medyo ano pa ngayon, medyo kulang pa sa damage ang Blacklist International. Kaya every time, ang parang pinakagusto na lang nilang gawin is depensahan yung Torres sa may middle lane. Ito yung problema eh. Pag tinigam yung composition na, dapat pantay yung pare sa lineup. Uh-huh. With Geek Fam pulling ahead the early game. Again, you suddenly find yourselves in a very similar situation ng game number one. How do you deal with the Claude? Kasi kanina pa nagpa-farm ng masaya, ng payakay si Marky dito. Look at the gold lead. 900 yung lamang ni Marky dito. You might say na it's not big. But that is a clot. Isang item yan eh. Isang ano saka yan, early isang game pa lang eh. Parang expected sa'yo pagdating sa early game, yung laning is almost close to, sabi na natin, perfect na lahat ng mga minion wave makukuha mo. And ang worry mo dito for Blacklist is ang taas ng single target focus nila. When in fact sa Geek Fam, puro AoE damage.
yung mga pwede lang i-dish out dito. Even the Arlott, kasi yung final slash talagang malaking problema yan during teamfights. Nanakaw pa nila yung purple. So, sa sobrang bastos eh, no? Pati yung purple, pina-final slash. May ganitong blueprint eh. May ganitong blueprint yung Geek Pam. Kitang-kita natin sa game na huwag nyo lang tigilan yung jungle. Huwag nyo silang kanina pa natin ito nakita sa game 1 eh. Yeah. Stick to the plan eh. Baliwin yung jungle. Baliwin yung objective. We got this. Kasi parang ang pinaka-crowd control nila ngayon is si Sensui tsaka si Edward eh. Yeah. Pigilan mo yung dalawa, walang initiator ulit ang Blacklist if ever. And for the longest time, yan ang naging takbo ng meta natin. Kapag nakakakuha ka talaga ng early game control, especially during the jungling phase, ang hirap talagang lumaban sa isang team kasi nawawala ng momentum yung jungler. Oh, okay. Susubok ngayon si Nile, inila ni Yu eh. Nile? Nagreta si Nile daw. Rolling lang, pero ito ang problema nga. The split push. Marky, the solution. Taking a free tower. Feeling ko yung ano to, hindi mo na sisimulan yata ng Geek Farm or i-reset lang nila yung Lord. Kasi napansin din midnight na walang retry pa si Nile. Pero aabot eh. 14 seconds. At sakit ng damage kay Sensui. Oh. Sobrang hapti na ni Marky. Yung DHS talaga laki problema na. Kasi kapag inisip mo yung heroes ng Blacklist International dito, again, wala silang sagot kay Claude. Ang way lang, the only way for Marky to die in this game is micro-error. Hindi pa natin yung madalas nakikita sa kanya. Pasok ngayon si Baloyski. Baloyski, kumaldag. Tatalon si Edward. Pero yun ay netherrealm ni Yue. Ilalaban na ito ng side ng Blacklist International. BMI out para kay Marky. Aboy! Kapalig yung Black Shoes. May punish ba ang nagagawin ng Blacklist? Pero si Edward ang pulado. Edward lumuhas. Pero na-sweep yun nga. Yun nga yung sinasabi natin. Pwede sigot ng Iron Spike. Para kay Marky. Marky, BMI out. Oh, grabe. Buhay pa. At buhay. And that is the reason why kung bakit may Arlott ang Geek Fam. Every time naluluhod. Ang isang Khalid! Final slash! Balik ka sa amin! Parang ihahatid sa mga kakampi. May kita na... Ay, silang na naman! Look! Ang bilis naman nun! Pulados! Oh my G! Oh my G ka na lang, Luke! Oh, baptism! Mapapanish siya! Na-baptism siya! Pero worth it! Mukhang worth it yung kill at yung pick-up na yun! Wow, this macro game from Geek Fam. Helped by the micro abilities of their heroes. Ang hirap talaga for Blacklist to deal with these Arlott and the Clods of Geek Fam. And ngayon, 3 lanes yung kinokontrol ng Blacklist International. It begs the question, saan kukuha ng farm si Oheb? Oo nga, parang ang hirap ngayon iisipin. Pero again, for Blacklist International, storyline for them is magaling silang mag-capitalize ng mistakes na kalaban nila. Pero 7.2k gold lead in a 10-minute game time ay medyo mahirap, lalo-lalo na mayroong mga crowd control dito ang Geek Fam. Pero sa may gitna, ay sa may taas, dadaan! Sensui! Oh, Sensui! Sensui na paikot, pero pulado siya kagad, makakapag-damage output dito. Si Oheb. Masyado malalim, Oheb. Napapasok, phantom step out, pero may heal may gagawin. Marky! Si Edward ngayon, binabaratan si Aboy. Aboy! Aboy ang mawawala. Napakagandang kill mumula kay Yue. Apat pa dito, side ng Blacklist. Heal na naman, the heal man. Once again, giving HP to Blacklist. Ito na, na-activate na yung mga sinasabi na pwedeng gamitin or kit ng Blacklist International pagdating doon sa may bandang late game. Mataas na yung heal. Dito ni Rene J. Yan, 9 for ating score, 11 minutes sa ating game time. And Nile and Aboy ang natagpo ang namatay doon sa may top. Pero, I mean, it's really hard for Geek Fam to push into those areas kasi talagang susceptible kasi heavy spin. So, napakagandang punish mula kay Sensui. Even though it gave out his life, napatay nila si Nile and abot din nila si Aboy Edward with the Raging Sandstorm as well on the backline. And yung heal, hindi rin na ganun kadali for Market to deal with the Khalid kapag walang additional crowd control na nagagaling mula sa Geek Fam. But now, they are waiting for the next Lord. 40 seconds, however, maganda rin namang mangipit doon ng heavy spin pero napakalaking area noon for Geek Fam to work with. Yeah. Tingnan natin kung anong gagawin ngayon ng Geek Fam para naghahanap si Nile kung nasaan pa Edward, ang ibang mga players. Take note of the position of Edward. Nagpop ng spinning light wheel. Si Oheb kanina. Okay, pero okay na ulit. Oh, nag-retry. Na-retry. Oh, nakuha si Zui. 15 seconds. I mean, Nile... Uy, wala siyang retry, though. Nag-retry. Nakuha pa ni Zui orange. And baka mag... Maglo-lord to. Hindi naman nila mga fast lord, however. Kasi naka-ano pa rin eh. Kalaban pa rin nila yung Geek Fam eh. Tsaka magsa-zone si Aboy if ever. Aboy, by the way, is at 215. So talagang grabe din ang kanyang zoning prowess. Magalil niya talaga. Grabe mag-zone eh. Uy, walang kalit, walang kalit. Nakita nila yung Khalid. Daharap ngayon. Baloyski. Pa lang. Para nakaabang din si ano, si Luke kung nasaan si Edward. Okay. Pinupula ngayon ni Nile. Yung Lord, Marky. Eto na yung mga nakakakamang moments dahil... Second Lord pa lang, pero talagang kita nyo ang sayaw na ginagawa ng ating dalawang koponan. What is the play? Look at the minimap. Malayo si Luke. Nag-knock up yung Lord. BMI in for Marky. Marky, ang hap. Si Yue na pop-up. Okay, Yue. Stampede out.
sa Yue. Kalahati ang kanyang buhay. Let's see, kalahati din ang buhay ng Lloyd. Ayun na si Edward. Edward. Ito yung, na si Luke. Ito yung advantage na meron kang Claude at okay. Lilie. Ang taas ng poke. Baloy! Napagamit na si Luke ng sweep, ha? Napagamit na si Luke ng sweep. Ilalaban na to. Nina Baloy! Si Chewie. Ayun na, nakakap is real. Nandun si Edward. Pinaban natin si Mangi. Pero magandang wing shot. Para kay Mangi. May out of my free hit pa din. Oh, si Owet sa likod. The true damage is real. At sino ba ang huwawal ang iba? Referee priority. Senna Suwi. Grabe control. Pinakita ng blacklist nung moment na yon. Even Edward. Kaya naman pala tahimik lang dun sa may bandang Gedli. Si Marky pala ang target niya. Tamang trabaho lang. Sabi niya, kanina mo pa sinuzone yung, mga teammates ko. Ako namang sa zone sa'yo. And Blacklist International, napa-force out nila yung BMI mula kay Marky na wala yung presensya ng Claude. And during those moments, nakita nila na, okay, pwede nilang ilaban to. Again, bigyan mo ng maliit na butas. Ang Blacklist International talagang sasagaring nila. Yeah. I can therefore say, hinintay din nila yung final sweep. Nung nag-fail yung final sweep, it's go time for Blacklist. Oh, it's go time na rin talaga dahil merong Lord sa may bottom lane at lumiliit na ngayon ang mapa ng Geek Fam. Mas magiging madali para sa kanila or for Blacklist International na sila naman na gumawa na play. Tsaka grabe na yung heal ni Rene J. Kaya parang kahit kanina diba nahuli si Sensui, okay lang sa kanya eh. Yeah. Lapit lang siya kay Rene J tapos parang nangalahating ulit yung buhay niya. Ipang reset eh, no? May dalang fountain. May dalang injection eh. Injection of HP. At nandun si Edward, babanatan si Luke. Kanina ka pa daw as Luke will survive it. Oh my, Edward. Habang si Oheb kukuha pa ng objective and just like that, Blacklist International tied the game! Sobrang crucial nung jump ni Edward kanina on Marky kasi na-force out din yung Wind of Nature. So hindi makaharap yung Claw dahil alam nila kapag nag-BMI siya, papasok ulit, pabalik sa teamfight ng Blacklist, magpo-focus fire yung heroes dito ng Blacklist International. So Geek Fam, during those times, kailangan nilang mahanapan ng sagot dito si Edward. The solution needs to find a solution to the problem that Edward is imposing up against Geek Fam. And ito yung mga binabanggit natin eh. Yung mastery talaga ng Blacklist International. They just know how to Lord Dance. Lalapitan lang kanina, siya ni Edward no? eh. Oo. Tsaka nung moment na yun, yung grabe Lord Dance yun, kasi alam din naman ni Luke kung nasan si Edward. Di ba nagkasalubungan pa nga sila? Oo. Yeah. Pero hindi niya nabantayan kung sino tatargetin. Even Marky, feel ko hindi niya in-expect na natatalon eh. Maabutan pati siya. Yeah, nag-flicker din kasi si Edward. Nandun yung level of commitment ni Edward. Sabi niya, again, boss, trabaho lang, walang personalan. Kapag kalaban mo ang Blacklist sa Lord Dance, hindi ka talaga magbibigay ng anything na i-waste mo na information. Nung nag-sweep na, alam na ni Naohebe, nag-sweep na, walang gagalamay sa amin, pwede tayo dumiretso, vengeance ang meron yan, may heal naman si Rene J. We can go. Or pwede mo sabihin natin na medyo nag-doubt din ang Geek Fam kung bibigyan ba nila si Sensui. Oo, may sweep sila eh. Feeling ko pwede ding one side of the story. Parang dito nababalik yung sinasabi mo, Manjin, na pag si Baloyski, usually iba ang nagiging pagkalaban nila ang Blacklist. Ito yung, baka ito yun. Kasi parang ngayon, parang sila yung nag-aantay na mag-counterset. Nakaka-aurahan na, ina-aurahan na siya na Sensui. Kaso kasi dapat din pagdigulat yung Minowan Fury mo eh, para maging effective. Rene J. Okay, meron na ulit Lord. At mukhang talaga magsisilipan muna natin mga kuponan. Again, momentum ang pinakagusto mong mangyari dahil tied tayo sa ating match na 1-1. Yung mananalo dito, isa na lang na panalo ang kanilang kailangan nakuhanin para sure buhay sila dito sa M5. Isa sa mga steps para mapunta yon is the Lord. Okay. Sinisimulan ngayon. Sinisimulan ng Geek Fam. Nandoon si Edward sa bandang dulo. Edward. Yeah. Naka-sand. Okay, babanatan niya si Aboy. Wala na Black Shoes. Alam na ito na side ng Blacklist International. Laban pa ba nila to? Tingnan natin. Luke mapapadash out. Heal na naman mula kay Rene J. Paunahan na naman dito para sa Lord. Baloy! Sabay Baloyski. Kumaldan. Pero si Edward. Edward! At si Aboy. And that is a kill. Coming up from Blacklist. May ibig pa nagagawin. Oh, he will take down Baloyski. At dito na lumang. Kita natin ngayon, 1.8k gold lead para sa Blacklist. Mukhang dediretso yung pang anong late game. Umabot na lang late game. This is our time. End the ball. This is our moment. Mukhang end the ball para sa Blacklist. Sumisigaw na naman ang end the ball ng mga fans dito sa venue. Dahil yun na nga yung outplay na ginawa na Blacklist International. Match point indeed. 2-1 para sa mga Ajax. Match point! Blacklist International!
Legend Zero. Trabaho lang. Walang personalan. Wow. Started the Lord Dance for the agents. And this is why they have the Lord Dance Mastery laban sa Geek Fam. Dalawang Lord lang yung kailangan nila. Hindi na nga kinuha yung huling Lord. He baited the black shoes. He baited the black shoes. Sapatos ko yan. Oo, kanina wala yung final sweep. Na-call game. Kanina wala. Ngayon yung black shoes. Kinol din. Nag-black shoes na. Narinig ko eh. Ganun na yun. Basic eh. Narinig ko eh. Baited the black shoes. Inuna pa si Aboy. Yeah. Wala nagawa si Aboy doon. Sinikiran niya na si Aboy. Oh, tinaboy nila si Aboy. Nung moment na yun. Pero again, parang talaga na-sessement ngayon, lalo na yung pambansang Lord Dance na ginagawa ng Blacklist International. Kahit anong drop nila about information doon, wala nakukuha. And speaking of drops, panoorin nyo guys ang M5 sa TikTok kasi meron tayong TikTok drop. So panonood kayo ng 5 minutes, you can win 1 TikTok viewer chest. At kapag umabot naman ng 20 minutes, pwede kayo manala ng TikTok Deluxe Chest. At sa mga nanonood dyan guys, ang Smart Giga Arena is open to all Smart and TNT subscribers where you can see a variety of arcade games and esports tournaments like MLBB at marami pang iba. To get started, create an account on gigaarena.smart using Smart or TNT mobile numbers. At nakita nyo na ba guys ang ating mga M5 Philippine Hometown Pride banners? Nakapagpa-picture na ba kayo? Kasama mga yan kasi sa ating M5 hashtag Better Than Great Photo Contest, kaya nyo manalo ng 1,000 MLBB Diamonds. 5 lucky winners will be chosen at kailangan nyo lang gawin magpa-picture kasama mga banners na mahanap sa hometown na, ng ating mga homecoming Pinoys. Pagkatapos, i-comment sa post ng MPL PH page. Comment nyo na. At isa sa mga Pinoy na talagang winagayway ang bandera, ang ating MVP. We have Sinsui with a 315 KDA kill participation of 80%. Yeah, yung unang heavy spin, no, yung punish dito sa Geek Fam. Yung heavy spin na nangyari dito sa may top lane, it started this, the ball rolling for Blacklist International. Doon na nagsimula ng parang labanan na ng macro objectives. And it was a crucial na punish mula kay Sinsui. Again, yung mga ganong angulo, hindi mo pwede ibigay yun sa Blacklist International kasi mangyayari at mangyayari yun. And of course, yung instincts din. Kanina, nakita natin, even though nanalo yung Blacklist International sa team fight, nagkaroon pa rin ng retrihan battle between Nile and Sinsui, and dun na pumasok yung Sinsui instincts. Napakahirap talagang retrihan ni Sinsui, lalo pa sa mga specialty heroes niya, yeah, na tulad ni Akai. Favorite niya yan eh, nung pumasok siya, having the Onyx Philippines banner, that was season 9. Uh-huh. Isa to sa mga best picks niya, naalala ko pa nga yan, nag-cho-cho jungler pa yan eh. Anything na utility. Ayoko nga pala dati, no? Oo, anything na utility gana dyan. This is just a Lord Dance Mastery para sa Blacklist International. Oh, tsaka na dito, kang ibang strength for a team, yung you're able to somehow extend the game to the point na, yeah, talaga ma-activate. Kasi naging effective to kasi na-activate nila yung favor, naka-full ano na, full stack yung roam boots, mm-hmm, rather dito ni Rene J. Kaya sabi natin, okay na makalwit dito si Sinsui. Lapert siya kay Rene J. saglit, heal, kalahati ulit, yeah, yung buhay. Almost puno. Ito yung punish ni Sinsui, grabe. Ayan, no? Talagang bawal yung bigyan ng ganitong klaseng error ng Blacklist International. And it's very weird to see na nakokontrol actually ng Geek Fam yung early game. Lagi natin nakikita yung Geek Fam na tablado, tapos sa late game talaga lalamang. Ngayon, talagang yung macro understanding nila, pinapakita nila laban sa Blacklist International. But again, this team, they understand mistakes. Alam, yeah, nila kapag wala ka sa pwesto, alam nila kapag pwede ka nila i-punish. And nakita natin, Sinsui pati na si Edward, very crucial yung mga plays na ginagawa nila in the face of Luke with his amazing control ng early game. Pagdating ng late game, ibahin mo ang Blacklist. Tsaka alam nila eh. Alam nila kung paano. I mean, alam nila na pwedeng manggigil. Alam nila yung gigil eh, ng Geek Fam eh. Uh-huh. Na inuuna eh, for three games, ay nakita natin, same pattern yung ginagawa ng Geek Fam. Early game, sige, pilitin mo yung fight, pilitin mo yung fight. Ngayon, iniintay nila eh. Papasok sa atin yan. Yeah. And this is our best answer. We have a Rafaela in our lineup. Counter go tayo. Hindi True. Tayo pwede mag-initiate. Oh, napakaganda ng term na counter go. Kasi parang, since alam nga nila na lamang si Geek Fam, sige, hayaan nyo lang. Parang, forward ka konti, pero deep inside, parang yun yung trap mo.
Deep inside diba? Talaga yun. Deep inside na, sige, ano. Pero gusto, ganun yung gusto mo mangyari para maging aggressive sila kasi akala nila merong play pero meron pala kayong counterplay. So, 17 minutes ang ating naging laban and 9-10. Yeah. Ang talagang maganda rito is yung ano, commendable performance ng Geekfam sa early game, especially on look on this Arlott. Ramdam na ramdam mo yung presensya nung Arlott dito sa laban sa Blacklist International. Lagyan yung mga final final slashes, yung kanyang sobrang kulat na Arlott ng early game, nakatinastery kasi siya rito. And of course, yung mga spell vamp or yung lifesteal na nagaling mula sa Vengeance, he's able to out-sustain Blacklist International. And naging malaking importance din yung paglabas siya ng laning stage na okay siya versus the lead kasi talagang na-mitigate yung impact ni Edward dito. Kaya naman nag-utilize kagad ng Geekfam yung kanilang early rotations kasi ang lalakas nga, no, bakit natin kanina, ang lalakas ng early game heroes sila with the Baksha, the Lilia, tapos naging available pa yung Arlott na usually talaga nalulugi sa isang galing kasi usually naiiwan sa lane yan eh. Pero nakita natin si Luke kanina, siya pa yung naiiwan dito kay Edward and yung kanyang naging item choice dito, very perfect kasi talagang full defense laban kay Edward just to be able to clear the lane and makapaglabas din ng damage output para siya yung unang makalabas sa XP lane. It did matter a lot for Geekfam kasi early to mid, hawak na nila yung control. It came to a point na almost 2K yung gold lead ni Marky over the carry. Pero remember, before Edward became Legend Zero, tinatawag siya Mr. Consistent. Talagang super consistent nung paggawa niya ng trabaho dito. Yung pag-zone niya laban sa Geekfam, the right targets as well, the right timing to go in, yeah. Use flicker and mag-focus fire sa isang target. It limited Geekfam's ability to contest the last two lords. Tsaka dumating na sa point na parang kahit na gano'ng nahihirapan yung Blacklist International pagdating doon sa early game, na-activate si Edward na in a way, nakakakuha siya ng attention para makahinga yung ibang lanes. Tapos pag binitawan na siya kasi akala lugi na siya sa lane, biglang pagbalik niya, ang lakas-lakas niya. Ako masasabi ko lang, kung ako papapiliin ng MVP that game, sa kanya ako nakatutok eh. Two crucial ults. Yeah. Ang binibait niya, even the BMI na bait niya. Yeah. It was just a Blacklist playing with their macro. This is so dangerous. Even though they're losing the early stages, the early lanes. Mm-hmm. Wala eh. Kung late game, kung papaabutin mo kami ng Lloyd, yari ka. Kasi pagalingan na ng macro to eh. And ang maganda rito is i-highlight mo yung ano yung naging mindset ni Edward. No? Actually inuna niya Halberd bago yung Hypnosis kasi alam niya kailangan nila ng anti-heal laban nito sa Minotaur patunan kay Arlott para at least mabuhay yung effect ng heroes ng Geekfam in the team fights. And again, yung binabanggit naman siya kanina, na-force out yung Black Shoes. Mind you, hindi kinumit yung Raging Sandstorm. Talagang nanggaling lang siya sa bush. Hinampas niya ng passive, kaya nakatalon siya sa kabila. Tapos kinombo ng first kill, and then nag-Black Shoes na. And then nag-back off si Edward, nag-food trip saglit. Tapos nung mamamatay na yung Lord, doon niya kinumit yung Raging Sandstorm. Flicker kay Aboy. Kasi ang kailangan mangyari ng team fight na yun, kasi wala naman na yung Claude, and nakapasok na yung Blacklist International. Actually, naglo-Lord turn na sila. Ang kailangan lang is matanggal nila yung poke damage yung manggagaling kay Lilia. And dahil nga, sabi ni Edward, wala naman Black Shoes tayo, wala naman sapatos eh. Nakita ko yung paa eh. Nakayapak eh. Tinanon na kagad ni Khalid. Oh, ganda. Tsaka yung mga ganong klaseng combos, ano yun, hindi, parang ano man yun, instinct mo na yun as a player kung paano mo gagawin. Decision making, in a very, very fast manner na, ito yung kailangan kong gawin, okay, ito yung step one, step two, step three. Diba yung processing, dun pa lang sa processing ng, i-identify mo muna yung problem, tapos yung processing, kung ano yung magiging answer mo. Pero ang nangyari kasi, habang pinaprocess mo yung answer mo, ginagawa mo na rin yung answer mo. Yeah, with the story of Blacklist International right now, nung bago mangyari itong season na to, kung saan kakabalik lang nila galing MSC, one time may nakausap ko si Bon at pinoformulate nila itong lineup na to. Pinoformulate nila, at ang pinaka-naalala ko na sinabi ni Bon, which is sinasabi ko rin sa pag may mga vlogs ako, Edward XP kami, kasi palong-palo pa rin mag-ML. Nung pinoformulate nila yung lineup, going up to